Ayan. Hello everyone. Ito, may mga tambak ditong sharp. No, ito ay basura na. Ayan. So, ano nila oh. Masina pa nakalagay ang tambak. Sharp siya. So ngayon, bukas na rin to. Tingnan natin, subukan natin i-restore kung mare-restore pa to. Wala na rin yung kanyang disconnected na rin yung kanyang CRT cup. Pero andito pa naman yung board niya. Corroded na ng kalawa. Ngayon. Puro kalawang na siya. Subukan natin kung ano, kung ma-restore pa ito. Tanggal na rin yung speaker niya. Tanggal na rin yung CRT. Okay. So, ito lang kunin natin. Ayan, medyo nalinisan natin ng kaunti. Mga nakatambak na siya. So, subukan natin i-restore. Ayan, lumantad na yung tunay na katotohanan. May mga katulad niyan. Ito. May mga resistor dyan. Ayan. Kinalawang na. Papalta na lang natin yan. Pero, ang first step na gagawin natin ay dapat mabuhay natin yung power supply. Yun ang pinaka primary na gagawin natin. So yung fuse nya, ayan yung fuse nya, hindi naman siya putol. Okay naman. Hindi ko lang alam kung buo itong primary section. So, before na ipa-plug in ko to, i-check muna natin yung ano. Baka may shorted dito sa primary. Kasi hindi natin alam ang history
ng board na ito. Tapos pag nabuhay na natin, saka tayo magta-troubleshoot kung ano pa yung ibang mga problem ng TV na to. Na? Dapat meron tayong B plus muna na masukat dito. 130, 135 volts. Ganyan yung B plus niya. Okay. Ang una nating step na gagawin, check natin yung AC cord niya. Na. Ito. Kung ano yung deflection na masukat natin. Resistance measurement. Lagay nyo sa range. Extend. Tapos i-switch natin to. Ito yung power na to. Ayun. Ulit. Ayan. So far, wala siyang na-reading. So, change natin yung range ng ating multi-tester. X100. X1. Ayan, meron na siyang na-reading. So, high resistance. Zeroing muna natin ang ating multimeter. Ayan, zero. Tapos, check natin ulit. Ayan, meron tayong na-read. Kung X1K yan, meron tayong almost 100K. No? High resistance. So, that means yung cord natin ay walang short. Itong fuse, dapat 0 to. Okay. Okay naman yung fuse. Meron naman siyang deflection. Ayan. Ayan. Ayan na. So, good and fuse. Simula fuse hanggang dito sa switch na ito hanggang sa may bridge rectifier, itong rectifier. Ay walang shorted kasi kung shorted yung ating bridge rectifier, doon pa lang sa cord niyan meron ng low resistance. Okay, after ng bridge, check natin yung filter. So, yung first filter. Ito yung first filter natin. Ito, yung first filter. Check natin kung may stored pa na ano, ng voltage. Okay, before natin ni ano yan, check natin kung may start pang voltage. Range nyo sa DC. DC 250. No? Tester natin to kung may reading. Ayan, wala. Ibig sabihin, wala siyang voltage na naka-stored. Baba natin sa range 50. Okay, wala. So, safety na ito na i-measure natin yung resistance. Sakatin natin yung resistance. X10. No? X10. So, kung X10 yan, dapat walang
hindi abot ng low resistance to. Okay. Reverse natin. Okay, nag-charge and discharge naman siya. So hindi siya shorted yung ating primary. So dahil hindi shorted yung mga major test point natin, that means yung regular regulator na to, possible din na hindi shorted. So to make it sure na hindi siya shorted, pwede natin i-test to. Test natin yung mga pins. Well, reverse natin. Okay. Masyado mababa yun. Reading na ito. Ito at saka ito. So, range 1. Check natin. Shorted. Reverse. Okay. Mababa. Ngayon, dahil suspicious tong regulator, focus tayo dito. Ayan yan. Yan, kanina guys. Yan, nasukat natin to. Ay, hindi na siya mababalik. Low resistance to. Low resistance tong pin number 2 saka yung pin number 3. Yung pin number 2 at saka pin number 3. Dito sa board. Ngayon, no, para mawala yung ating doubt kasi masyadong mababa. Then, sinisure lang natin bago natin i-plug in na ano, baka magdamay. Kung may low resistance siya rito. Ito. Ayan. Wala naman. Oh. Wala siya. Ayan. Oh. Wala siyang resistance. Ibig sabihin buo yung regulator na to. Walang shorted. Good tong regulator na to. Yung regulator niya ay C OG 5653 STR 5653. So good yun. Yung kanginang pinagsuspecha natin 2N3. Sa board kanina, ayan o, wala na siyang resistance. Yung resistance niya kanina dito pala kumuha, ayan ito, tumababa na ito. Ito itong resistor na ito, itong dalaw na ito. Tinanggal ko yan. Eh. Yan. Ito. So, dapat sana kanina, ito na lang yung dinisconnect natin. Anyway, okay na rin yung ginawa natin kasi sure naman natin na yung kanyang continuity ay dito nang gagaling sa 2.47 ohms. Ito, kaya pag kinabit natin yan, ito, kinabit natin yan, maglo-low resistance talaga yung ano, pin number 2 and 3.
Maglo-low resistance talaga. Minang ko lang ha. Then, dito pala nagmula yun. So safe na tayo na yung ating regulator ay good. So check natin ulit yung resistance. Ito kanina wala, nung hindi nakakabit yun, walang reading to. Ngayon nung kinabit ko yun, magkaka-reading na ito. Ayan. So dito sa resistor na 2.47 yung nagmula yung resistance to. So, kaya normal pala ito na low resistance yung pin 2 and 3. Okay guys, ito buo ito, kakabit ko ulit at ipa-plug in natin. Tetest natin kung meron tayong masusukat na B plus sa secondary. Yan, kabit natin. So, ganyan pa nag-check kayo ng primary, lalo na hindi nyo alam yung history. Yung iba, plug in agad. So, nangyayari, dahil hindi na-check yung primary, tapos may sira yung primary, wala na, nagdamay na. Lalong madisgrasya. So, ito, safe na tayo na itest yung ating primary. Yan, hinginaw ko lang. Kasi nga, na-check na natin. Okay lang sana kung pag-test mo kagad eh, hindi pumutok. So in my case, dahil ito ay tutorial, mas mabuti nang ginawa natin ito para dun sa mga beginners naintindihan nila. Normal yan yung pin number 2 and 3, ito 2 and 3 na low ang resistance nya, no? Dahil dito sa 0.47 na naka-parallel on, itong dalawang naka-parallel na ito. Okay guys, pwede na natin i-test ito. Pero bago yun, tatanggalin natin yung load side. No? Yung load side, ito sa may B plus na ito. So yung load side, papunta sa B plus, tatanggalin natin para yun lang muna ang ating susukatin. So yung pagtanggal ng load side, ayan na, tinanggal natin yan. Itong B plus ng anak flyback, ayan, papunta yan dun, ito yung jumper, papunta yan dyan sa coil filter. So pwede rin naman kayo dyan magtanggal, so pwede rin dito. So disconnected na yan, i-disolder nyo lang yung kanyang paa sa board para wala tayong load side.
saka natin check yung B+. Ayan, wala na. So, ito yung coil meron. Wala na. From here, ito, yung terminal niya, tsaka itong pin, wala na. Ito yung B+. Eh. Ayan. Tapos, papunta yun dito. Ito sa coil na ito. Ayan. So, kita nyo yung pointer gumagalaw. Ayan. So, yun yung load side ng secondary. So, pwede na tayo mag-check ng B+ kung normal yung B+ nyo. Sige guys, sasaksak natin para nalaman natin kung good yung power supply. At saka tayo magpo-proceed sa second step na gagawin natin. Okay, i-plug in natin para malaman natin kung meron na tayong B+. Ngayon, pwede na ito i-plug in. So, plug in natin. Ayan, plug in na natin. At, meron na tayong, ayan o. Meron na siyang standby. Ayan. So, ibig sabihin, dahil may standby na yan, meron ng 5 volts. Ngayon, check na lang natin kung may B+ na stable. May B+ na yan eh. No? Kasi may output na yung 5 volts eh. Tingnan lang natin kung ilan yung ating standby. So far, pagka nag-normal yung ating B+, success yung ating first step. Yung first procedure natin ginawa. Range nyo sa 250. Tapos, sukatin natin yung B+. Ito yun eh. So, ground. Lagay mo sa ground. Tapos, ito yung pin na yun. Itong terminal lang na to. Ayan na. Oh, okay. Ayan, may B+ na tayo. Dito sa may coil na ito. Ayan yung B+. Sa may capacitor. Ito. Meron na. So, yung ating B+, maabot siya ng 135, 30, 35, 140, in between 135 to 140 yung ating B+. So ngayon, dahil yung ating standby ay maganda, confirm na buo yung ating primary at meron na rin tayong secondary output. Ngayon, ang susunod nating step ay kung may oscillation, itong playback niya. Okay? So, yun yung mga procedure sa pag nag-test kayo ng primary. Especially kung hindi nyo alam yung history. Dahil ito ay galing lang sa junk. Sinure lang natin na hindi tayo masisira na primary regulator. Ngayon, meron na tayong standby na 135 volts. So, success yung ating first move. Okay? Ngayon, dahil
nagawa na natin yung first move natin, na-check na natin yung primary, good na siya. Na-check na natin yung secondary, meron na tayong standby din kanina, no, na 5 volts dyan. So once na nakita nyo kasing umilaw yan, stable yung light, may 5 volts na yan dyan. Tapos nasukat na lang natin tong sa filter niya, second filter, itong 160 volts na ito, 100 by 160 ay meron na tayong nasukat dyan na 135 137, ganyan naglalaro doon. Ay konfirmado na ayos na yung ating primary to secondary supply. Ngayon yung second step natin ay kung paano na lang mag-oscillate o kung ano pa yung ibang mga sira ng unit na to. So abangan nyo guys yung second part para sa ating old TV restoration, kung magagawa ba natin to. Again, maraming salamat at sana may natutunan kayo dito sa basic procedure ng ating pag-check ng primary to secondary power supply. At again, ito ang inyong lingkod, ERC Tech. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Abangan nyo po yung second part. Bye!